Yes, hello guys, welcome back to my channel. Okay, medyo dito po sa area ko ngayon, medyo po malamig-lamig. Saka yung may sinisipon pa ako. So, ganito dito po, medyo malamig panahon. So, ganyan lang, di ba? So, ilang days na lang para magka-Christmas na, di ba? Pasko na talaga, so, kaya malamig na ang panahon. So, sa Pilipinas ngayon, nag-enjoy sila ng simbang gabi, di ba? So, happy na rin tayo makipag-celebrate sa kanila. Kahit wala tayong celebration dito, at least nakikita natin sila. So, masaya na rin tayo. O nga pala guys, today is December 19, 2019. So, i-share ko lang sa iyo guys, katong sa Maguindanao Massacre na ang found guilty ang mga akusado, diba? Na hatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo ang magkapatid na si Andal Ampatuan at saka si Saldi Ampatuan at saka yung ama nila na yung naka-wheelchair. Oh. So, ito na yun guys, ang pinaka-the best nga masabi natin na kaligayahan sa mga pamilya ng mga biktima kaysa ilang taon nga inintay nila to nga panahon. Ang justisya talaga ang pinapanawagan nila sa 10 years hindi biro nga hindi sila makamove on guys kung ano ba talaga ang ano, di ba? So nagpasalamat tayo ang napaka brave na judge natin niya si Judge Jocelyn Solis Reyes. Siya talaga ang may hawak sa problema na to, sa kasong napakabigat na kaso na to. Okay, but before ng anak sa kanya guys, before kay Judge Jocelyn, dami ng mga judge nga humawak niyan pero binitawan nila kasi nga natatakot sila sa seguridad nila, sa kagalingon nila at saka sa pamilya nila. Pero nung ibigay nila to ni Judge Jocelyn Solis Reyes, wala siyang takot, wala siyang ikinatatakutan, di ba? Ang pinaglaban niya ang hustisya, ang totoo, di ba? So tinanggap niya ito guys at ipinaglaban talaga niya yung mga biktima talaga dito. Oh, so kahit ganun pa man, kahit tumagal ang kaso, at least nagkahustisya na siya. So sa 10 taon, ayan, ngayong Pasko na to, ito na yung pinakadabes niya regalo sa mga pamilya ng mga biktima, diba? So sumatandaan niya yun guys, 38 ka mga media man yung pinatay nga binanglilibing doon sa butas, di ba? Kasama yung mga sasakyan. At saka may 20 ka mga individuals na mga nasa politiko din. Ito manggod na kaso guys, mauto sa mga politiko ni siya ng mga isya. So, yan yung napakasakit nga brutal nga mga pangyayari ng mga panahon 2009, di ba? So, alam niyo yan kung paano ginawa nila yung kardumal-dumal na mga pangyayari na yun. So at least guys, yung mga pamilya ng biktima, nakaginhawa na sila ngayon na dahil nga nakamitan nila ang hustisya. At ito yung magkapatid at mag-ama, nahatulan sila ng habang buhay na pagkabilanggo na walang parol at saka walang, hindi sila pwede magpiansa. At without special treatment sa kulungan. Sana ganun nga, no? Nga walang special treatment, pero wala talaga to. At saka ito pa guys, yung pinapanawagan pa ng representative na Mangonda Dato, ipinapanawagan niya sa gobyerno natin na sana yung nahatulan guilty death penalty. So yan yung pinapanawagan niya, sana lang, no, di ba? Siguro makita ninyo yun nga, sana lang maaaprobahan yung death penalty at deserve din talaga sila doon sa mga ganong pangyayari, di ba? Sa ginawa nila nga dili makatao, di ba? So yan yung pinaka-good news ngayong 2019 guys, bago mag-end tong 2019, at least nakamit nila ang hustisya sa mga biktima. Kasi napakasakit po mga pangyayari nga nangyayari sa kanila, di ba? So salamat na rin kay Judge, napaka-brave na babae. Isa pa siyang babae, napakatapang niya, hinarap niya ang kaso, di ba? Ipinaglaban niya. So yan yung masasabi natin guys. Maraming salamat. At saka nagka-hustisya na. Kahit sa 10 taon, at least ngayon nakaginhawa na yung mga biktima, di ba? Okay.
Okay, hanggang dito na lang yung ma-share ko, guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At saka, likes and shares, subscribe. At see you on my next video. Merry Christmas, guys. Merry Christmas sa lahat. Hope we enjoy everybody. And well, all God bless. Thank you.